Mamaya ipapakita ko sa inyo. Pero bago yan, magkape muna tayo. Hey guys, kumusta kayo? Long time no see. Dito naman tayo sa may tabing daan. Naglilinis ako ngayon kasi pagtataniman ko ito ng talong dito at saka halaman. So, ilang buwan din akong hindi nakapag-update. Medyo busy. No? Tapos, update ko lang din kayo sa itsura ngayon ng daan after nung pinakita ko sa inyo napakagandang mga bulaklak. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Pero bago yan, magkape muna tayo. Ito na lumang lababo ay talagin ko ng lupa. Talagin ko ng lupa yan para pupunlaan ng halaman. Siguro yung silusya rin ulit yung tatanim ko dito dahil medyo matagal yung buhay niya. Napakaganda tapos napakatagal niya ng buhay niya. So yun, maya-maya lang ay lalagyan ko ito ng lupa dito. Pagkatapos ay magkuha ako doon ng punla. Yan. Mga seeds. Mangungulekta ng seeds. Tapos ipupunla natin dito. So yun na. Let me finish my coffee. So, simulan na natin. Guys, welcome back to my channel. Ito ang nakuha kong seeds. Ipupunla natin dito ngayon yan. Ayan. Madali lang tumubo itong silusya guys. Tapos, medyo matagal yung lifespan niya. At napakaganda yung bulaklak. Tara na kung kumpul-kumpul. Kaya ito talaga yung nagustuhan ko sa bulaklak. Dapat matagal ang buhay. Yung medyo hindi nga lang maganda sa kanya kasi madali siyang panirahan ng mga insekto, pero kasi hindi ko rin naman nilalagyan ng pesticides kaya ganun. Pagbulito siya ng mga uod. Yan. Hindi ko alam kung magkakasya to sa buong kalsada, pero maglalagay rin tayo ng backup somewhere else pero kung sakali ano no, hindi magkasya, mayroon tayong backup. At saka, medyo dapat kasi sabay-sabay sila ang tanim para maganda yung pagtubo niya. Alam nyo guys, ano pala ito sa ibang bansa, edible siya. Pamili siya ng amaranth or yung colitis na tinatawag dito sa atin. Pero yung nga lang, hindi namin alam kung paano siya ipiprep. Prepare. Sana hindi ano ng ano, manok. Parkalin ng manok, lagyan na lang natin siguro ng stick.
para hindi nila ano, kalkalin. Hindi nila kahigin. Tapos dito, bandang sa part na to guys, yung itatanim ko dito ay talong. Dito sa gilid. Talong itatanim natin dito. Yung pinakita ko sa inyong talong kanina, yung pinunta kong talong, yun yung itatanim ko dito. So, ipiprepare ko lang muna yung lupa. Kasi yung talong, it really takes time para mag-grow siya. So, kailangan ihanda muna yung lupa para naman hindi ka masyadong mabagot sa kakaantay. Eh, kaya yung una kong ginawa is nagkunla muna ako bago ito i-prepare yung lupa para hindi ako mabagot. So, ayan. Tuturuan ko muna kayo dito banda. Ito yung mga sinimulan ko na ang tatlong araw ko na siyang sinisimulan. Kaso, medyo maliit lang yung improvement kasi nga kalahating oras ko lang siya ginagawa. Teka lang, may motor. So, ito na yung ano ngayon, yung area dati, yung maraming bulaklak na ano, tawag dito. Yung senia. Ito siya ngayon, yung mga nalaglag na seeds. So, yun yung naging itsura niya. Ngayon, sobrang naging busy kasi ako. Kaya, hindi talaga mapapagtuunan ng pansin. Lalo na't mas importante yung mga paghahanap ng makakain. What's up? Sabihin mo, hello guys. Ayan, masunurin. Pagod na daw. Yun yung bahay namin ngayon. Hanggang ngayon, wala pa ring beam. So, medyo kulang talaga ka sa budget. Medyo lang ha. Hindi gaano. And yung itsura niya ngayon. So, from time to time. Shout out. Shout out. Shout out naman yan oh. Oo. From time to time, i-update ko kayo sa improvement, no? Improvement. Actually dito guys, balak ang taniman ng ano, sa may bakod, taniman ng patola. Meron din akong pinunlang patola eh. So tingin ko mas magiging maganda siya, pero kailangan lang i-monitor kasi may mga kawid ng kuryente, baka gapangan, no? Gapangan ng patola. Meron pang hollow blocks dito, isa. Yung inupuan ko dati na hollow blocks. Ayan o, andyan. So, ayan. Medyo marami-raming kailangan gawin dito, guys, no? Pero yung inilalaan ko lang na oras is 30 minutes or isang oras kada araw. Kasi nga maraming gagawin. Maging gubat na siya. Oh, maganda to ah. Yung rice hull. Rice hull sana oh. Kaso nakakalat. Sobrang ano, sobrang dami ng kailangan linisan. Tingin ko hindi magkakasya ang kalahating oras per day nito. Abutin tayo ng siyam-siyam. Ayan. So, magiging maganda yung kalsada na to. Kasi, you know, yung natitirang bahagi na hindi pa na nasisemento sa kalsada dito sa may tapat ng bahay namin. Ayan. Nakaunti na lang, guys. Pero ito talaga yung pinaka natira. Narinig ko na nitong Abril ay isisemento rin to. Pero sana matuloy. Ayan. So, guys, simulan na natin ang paglilinis. Guys, that's all for today. See you next time. Mom.
No.